Okay, start na tayo. Para wala nang maraming questions doon sa mga tao. Kasi medyo ano ako eh, medyo hide ako na tao eh. Yung what do you call this na, ako yung totoong hindi talaga hambog or hindi pasigat. Okay. I show you my some of my credentials. At the same time is my kung ano yung naging buhay ko at sino si Don Chiyuto sa Rojas City especially at saka sa Capiz. Not only na Capiz, kumbaga sa hangga't maaari sa buong Pilipinas. Kasi ito yung kwento. I graduate in PMR MES batch 1990 that was on 1994. So after that, I live in Manila to continue my studies. So sa mga bago kong friends na ngayon lang ako nakita na nagla-live, so mas maganda kasi yung clarify. Ang una kong sasagutin is yung allegations ng Bombo Radyo. Okay. So ito yung statement na sinasabi nila na illegal ang pagpasok ko sa Rojas. Yun po ay hindi totoo. Una-una sa lahat, hindi po ako makakakuha ng requirements sa CAAP Manila kung hindi po kompleto ang dokumento ko. At hindi rin po papayag ang piloto na lilipad kami na hindi po kompleto ang dokumento. So hopefully ang mga taga-CAAP ay marinig nyo ako. Especially sa inyo to. First, kompleto ang dokumento ko bago ako pumunta sa Maynila. At since nung COVID at February, so ang ginagawa ko is every 14 days, nag-quarantine ako. So hindi ko na nga napupuntahan yung ibang state ng Pilipinas. Kasi ang in-specialize ko is yung mga taga-Rojas. Kasi taga-Rojas po kasi ako. So para malaman nyo po na taga-Rojas ako, pwede po kayo mag-screenshot. Dito po ako pinanganak. Ito po yung pasaporte ko. Literal po na taga-Rojas po ako. Kumbaga my mother also is from Loktugan. The name is Norma Calvez Chiyuto. She is a teacher at Philmer Christian College. At saka yung father ko naman is late governor of Don Mariano Felipe Chiyuto. The first governor in Rojas City that was on El Gobernador at Rojas. Siya po ang gobernador ng Rojas nung mga oras po ni Presidente Rojas. Yun po. So in short, ako po ako ng gobernador. Okay. Pero hindi ko na po pinagyayabang yun. At saka hindi naman kailangan ipagyabang. Okay. First, ito po yung dokumento ko na galing sa Maynila na nagpapatunay na meron akong travel pass. First. Klarado po yan. Black and white. Hopefully, Bombo Radio, nakikinig po kayo. Pwede nyo po itong screenshot or black and white tayo. Second, tinapos ko po yung quarantine ko sa Manila ng 2 weeks. Ayan po. Sumusunod po tayo sa protocol ng COVID. Okay. 3, kompleto po yan. Ito po yung med cert ko na clear po ako sa COVID. Kumbaga wala po tayong, salamat sa Diyos, wala po tayong sakit or sick naman tayo. Kasi alam naman natin yung protocol, especially po nag-aral din po tayo ng medisina. Okay, third, ito po yung ID ko. Pang-apat, meron po akong acceptance letter from Mayor Malapaho, kasi siya lang po yung kilala kong mayor na meron po akong contact number. So sa kanya lang po ako nag-please. So hindi ko kasi ugali ang mang-istorbo ng iba or manghingi ng please sa mga ibang politicians, kasi ako rin po yung taong, alam mo yung meron akong mean,
meron akong kakayahan, meron akong power, pero hindi ko po ginagamit yon. Kaya thank you na rin kay Mr. Mayor Malapaho sa pagbigay niya sa akin ng acceptance letter. So it doesn't mean na tinanggap po ako ng Rojas. So ang tanong ng KAAP, ang tumanggap daw kasi sa akin is Maayon. Natural po yun na Maayon. Kasi wala naman po tayong airport sa Maayon. Nasa Rojas City po ang airport. So hindi naman po ako pwedeng lumapag doon sa Maayon. Okay, ganito ang nangyari. 8:26 ng umaga, lumapag ang eroplano sa airport. Bakit private plane? Kasi bas gusto ko pong mag-isa ako sa eroplano. Especially, sarili ko po ang eroplano. So, ang nangyari is, meron po kaming coordinations from KAAP Manila, humihingi po kami ng lisensya na makalipad po sa Rojas at ina-approve naman po ng KAAP. So, automatic po yon. Ang hindi lang maganda dito, sa ginagawa ng mga taga-KAAP, ay yung tatanungin pa ang piloto kung saan kami nang galing. Sinagot siya ng piloto. Sabi ng piloto, ayan po ma'am ang travel plan namin. So especially sa naka-up, ano, alam niyo yung mga tinatawag dito is yung mga guidelines, especially kayo yung nagpapatupad. Okay, ganito po yung nangyari. Lumapag po ako ng 8:26 ng umaga, nakalabas po ako ng halos alauna. Na wala pong tubig, na hindi po pwedeng umihi, na hindi man lang ako nasilungan, ganon po ako tinrato ng manager ng KAAP ng Rojas. So ang hinahanap ko po is yung ugali sana ng isang Kapisenyos. Ang batas ang bala sa isang Kapisenyos kung paano bala i-welcome ang isa kabisita. So dito ko na feel nga daw basura lang kuya sa dito nga mga oras. Kumbaga, ginpabayan ko sa ila ang akon ng mga papel, so wala uno ko acceptance. So siling ko, ma'am, how come nga wala ako acceptance kay hindi maglupad ang eroplano kung wala kami isang dokumento, especially ako. Kay professional ako nga tao, alam ko ang protocol, especially sa atong nga COVID. So how to fight COVID? Ito na nga. Kumbaga, dumating ako, nagtagal ako doon. Kumbaga, nangyari ito hindi lang isang beses eh. Twice na ginawa ng KAAP. So, calling the attentions of the manager of KAAP, ma'am, isa lang po ang ipakita niyo sa akin ay yung sabihin sa akin ang magandang umaga. Malaking bagay na po yun. Yung sabihin niyo sa akin sa paglapag ng eroplano, ay sabihin niyo sa akin ay good morning, Mr. Chiyuto. Wait, i-evaluate ko muna ang iyong mga dokumento at willing to wait po kayo. Umupo po muna kayo. Yun po ang isang tamang manager ng KAAP na mag-welcome po ng isang pasahero. Dahil pinapasahod kita, ako ng sambayanan, para umupo dyan sa pwesto mo. Hindi po ako nagagalit sa iyo, ma'am. Ipinaparamdam ko lang sa iyo na sana wag mo nang gawin sa iba. Yun po yun. Humingi ako sa iyo ng tubig, hindi mo ako binigyan. Kahit kanino na lang, sana na makapag-abot. But very thankful ako sa mga pasimpleng nag-aabot sa akin doon ng mga porter na binigyan ako ng saging at saka tubig. Gusto kong umihi nung mga oras na yon, bawal din. Ganon kalupit at ganon kasama ang ugali mo, Mr. Manager ng KAAP. Ngayon, kailangan nating ilabas to kasi ito yung katotohanan. So sana, imbis na hindi kayo mabash or malait ang iyong pagkatao or malait ang iyong administrasyong society dyan sa KAAP, sana pakitaan nyo po ako ng magandang asal. Kasi never ko po kayong sinagot, never po akong nagtanong sa inyo, nag-aantay lang po ako lagi ng abiso nyo. Tumawag sa inyo ang gobernador ng Rojas na si Governor Noy Contreras
Ang sabi ko, baka kung pwede, sa silong ako at malagyan ng konting aircon. Kasi dehydrated na ako at the time. Dahil 4 oras hanggang 5 oras na ho ako na nag-aantay. Nakompleto naman ho akong papel. At karapatan ko po yun na pumasok ng Roja City dahil isa po akong lokal. Taga Rojas po ako. Taga Diri ako. Okay. So hindi ko alam kung gaano kainit ang ulo mo sa akin para bigyan mo ako ng trato na pag-antayin lagi sa airport ng ganun katagal. So yun ang hindi ko maintindihan sa kaapo ito. Calling the attentions. So kung meron man na nakikinig dito sa inaukulan or sa ating mga officials, paki-wake up call po si ma'am, which is hindi ko siya kilala personally. Kumbaga, yun po yung ugali na ipinakita niya sa akin. They called bastos. Yun po yun. The next, sinabi niyo, okay na, nakapasok na ako. Dumating na yung ambulansya ng maayon. Okay. Ang sabi ng maayon, baka kung pwede or sabi ng mga pulis na nakaalalay dun sa akin sa airport, baka kung pwede sa loob na lang ako ng sasakyan ng ambulansya ng maayon. Kasi medyo dehydrated na po kayo, sir. Sabi, hindi nyo pinapasok ang ambulansya. Hindi naman lalabas ang ambulansya kung hindi rin naman po kumpleto ang papel ko. Ano nangyari? Bago mag-alauna, discharge mo ako dahil kumpleto ang papel ko. Dumiretso ako dito sa tinatawag nating City Health at in-evaluate nyo ako dyan at pinag-antay nyo ako ng another 2 hours. 2 oras nyo po akong pinag-antay dyan ulit. Dehydrated na po ako dahil 6 a.m. pa lang gising na ako ng umaga. Okay. Ano nangyari? Pagkatapos noon, sinundo ako ulit ng ambulansya nang papunta namang maayon. Sumusunod po ako sa protocol. Wala po akong nilabag. Hindi po ako nagtaray dahil hindi ko po ugali yun. Nirerespeto ko po kung anong merong batas kayo na pinapatupad locally, especially there. Nirerespeto. Ang laki ng respeto ko sa inyo. Okay. Next. Dumating ako sa lugar ni Mayor Malapao sa Maayon, which is doon ang destinasyon ko at willing ho ako mag-quarantine ng 14 days. Umabot ako at binigyan naman ako ng magandang akomodasyon ni Mayor Malapao at binigay sa akin, hindi ko lang sure kung bahay niya yon, na binigyan ako ng maayos na facilities. Ang nakita ko doon is quarantine 14 days. Papayag po ako doon. Ang nakita ko, malayo po sa hospital, which is my medical status ay hindi po pwede sa maayon. Kasi po, ang kailangan ko po lagi ay kailangan malapit po ako sa hospital. So, medyo malayo po doon sa maayon. Kaya sabi ko kay Mr. Malapao, sorry, uuwi na lang ako ng Rojas, kaya humingi ako ng abiso sa barangay captain namin dito sa Cagay na binigyan naman ako ng acceptance letter. Kasi taga dito po ako sa Cagay. Willing naman po ako magpa-quarantine ng 14 days kasi alam ko pong safe ako dito sa bahay ko. Bahay ko po ito. Kung makita nyo po, walang tao, meron 2 nurse na kinuha ko para mag-alaga sa akin during the quarantine time period. Lagi ko pong tinatapos yon. Okay. Yun po yung statement ko ngayong gabi. Kaya hindi ko alam kung saan parte ako nagkamali. Hindi ko po minamind ang chismis ng tao. Pwede po kayong maghugas kamay sa mga oras na to. Pero pwede ko pong patunayan sa inyo, true black and white na kompleto po ang dokumento ko na dumating ako ng Rojas.
Bombo Radyo, huwag niyo pong sabihin sa akin na illegal entry po ang pagpasok ko sa Rojas. Nagkamali po kayo. Yung pinost niyo po na picture ng eroplano, una mali na po yun. Dahil hindi po yun ang eroplano ko. Kumuha lang po kayo kung saan, Google, siguro. Pero sana, pinopost ko naman na dumarating ako. At hindi ko tinatago sa tao po na sana po. Kung ano man yung negosyo na meron ako at alam kong nakakatulong ako sa tao, ipaglalaban ko yon. Dahil karapatan na ng mga tao ang mabuhay sila. Oras na para magising ang mga sambayanan na kailangan nila ang tulong ko. Kung sa bagay, hindi ko na kailangan magtrabaho kasi nagretiro na po ako ng 2 taon. Umuwi na po ako dito after 25 years. Nagkita-kita po kami ng mga classmates ko. Pinag-aralan ko sila kung anong sitwasyon ng Rojas City. So naiiyak at nalulungkot po ako na hanggang ngayon marami pa rin pong mga tao na hindi pa rin po nakakakain ng maayos at sa oras. Dito naman sa negosyo na babanggitin ko sa inyo, kayo maraming losses or maraming scam na pinagdaanan. Kung yung ibang kumpanya ay inyong pinayagan na makapasok dito at na-scam kayo, ako ang sagot para maibalik ko sa inyo ang tiwala. Medyo nagtatagalog po tayo kasi marami din po tayong friends sa Manila para medyo maintindihan naman nila, para medyo hindi naman po bias. Okay. Sa naglabas naman po ng statement dito sa Radyo Bandera, ang nilabas nilang statement ay scam. Ilabas niyo po ang statement na scam kung meron po akong na-scam na tao. Ilabas niyo po. Kasi gusto ko po lagi is black and white. Kung meron po akong niloko at meron po akong lolokohin na tao. Huwag po tayo maglabas ng balita na alam natin ito ay hindi totoo. Dahil ito rin ang ikakasira ng ating kumpanya. So ang laki ng respeto ko sa Radyo Bandera, which is hindi ko naman talaga sila kilala, no? Kasi nga nung umalis ako dito, DYJJ, DYBR lang talaga ang naririnig ko nung araw. So, syempre, nung dumating ako dito, 25 years, 36 years, so it's time na for my retirement, kaya binalikan ko na po dito yung bahay na iniwan ko. Hindi po ako bumili ng bahay dito. May mga bahay po ang mga magulang ko dito na iniwan mo sa akin. So, oras na po para bumalik na po ako. Ang kalahati ng edad ko para sa pagretiro at ang ibinili ng mga magulang ko na tumulong ako sa mga tao, yun lang po yung ginagampanan ko. Pero kung nais ko po na hindi na po magtrabaho, pwede na po akong hindi magtrabaho. Mabubuhay na po ako. Meron na po akong kakayahan na mabuhay. Kaso, ang tinitingnan ko, yung maralitang tao na lagi na lang silang naririnig ko, scam, mga ganito, ganyan-ganyan. Alam nyo naman na ang BDI, babanggitin ko na rin, yung isang traders company, na isa ako sa pinaka-investor nila, doon pa sa Bohol, doon ako naglagay ng 100 million pesos. Alam kong nakarating ang BDI dito sa Rojas City. So nalaman ko po yon na i-scamming ulit ang Rojas. Hindi na po ako pumayag. Kasi nung December pa lang, naririnig ko na po yon. Nagbigay pa nga po ako ng 1 million para sa BDI, para sa Christmas party nila. Kung gusto nyo po ng patunay na black and white, meron po akong dokumento na 100 million ang nilagay ko po doon sa isang traders company. Nagkataon lang na binawi ko na sa kanila ang aking pondo. Ngayon, it's time na bumalik ako dito, ayoko nang ma-scam kayo kasi masyado na akong nasasaktan sa dami nyo ng scam na pinagdadaanan. Ang lungkot isipin, nakababayan ko mismo ay ako pa ang mag-i-scam. At the same time, dito po ako uuwi.
Hindi ko po to pinaparinig para to encourage you na pumasok po kayo sa kumpanya ko. Hindi po. Ang may gusto po, may gusto. Ang ayaw po, wala akong problema doon. It's part of my publicity is ang tumulong sa tao. Oo. Kasi yun po ang rules na binigay sa akin ng Panginoon. Ang pinagkaloob mo ako dahil pinagdasal ko sa kanya na kung para dyan ako, ilagay mo ako. Pero kung hindi nababagay para sa akin dyan, Lord, ikaw lang nakakaalam. Higit sa kaalaman nyo, hindi lang naman po ako dito tumutulong sa Rojas. Halos sa buong Pilipinas, bukas po ang Facebook ko, bukas po ang Messenger ko, para po sa mga humihingi ng tulong. Maliit, mapalaki, hindi po ako tumatanggi. Meron po tayong mga bashers na galing sa Maynila, meron po tayong mga fake account na gumagawa para lang siraan ako. Hindi nyo na po ako pwedeng siraan. Dahil matagal na po akong sirang-sira. Hindi po magtatagumpay ang gawain ni Satanas. Dahil si Satanas, mas gusto niya ang naninira ng buhay at mas maraming malungkot na tao. Mas gusto niya yon. So mananaig dito ang salita ng Diyos na laging tinatawag natin na lagi kong tinatandaan na words ng Biblia is all things work together for good. Lahat ng bagay ay nangyayari para sa ikabubuti, hindi para sa ikakasama. Bakit hindi nyo na lang ako ituring na kaibigan? Dahil hindi po ako marunong mang-away, hindi rin po ako palaaway, hindi rin po talaga ako totoong hambo, hindi rin po ako totoong pasikat. Ang gusto ko po ang makatulong. Ang salitang inggit ay hindi ko na wala sa puso ko yung salitang inggit. Dahil alam ko naman po 'yon. Pag ang puno may bunga, normal lang na babatuhin 'yon. Di bali na ako ang hindi mainggit sa kanila at sila yung mainggit sa akin, at least wala akong inggit sa katawan. Itong statement na to na live na yung gabi, inilabas ko, hindi nang dahil meron ako sama ng loob. Meron lang tayo kasing nababalitaan na mga maling akusasyon laban sa akin. Kaya naglabas po ako ng black and white na meron po akong dokumento na pumasok po sa Rojas. At kompleto po yun. Huwag kayong mag-alala, strong po ako. Yung personality ko po ay napaka-strong. Yun lang po lagi kong pinapaalala sa bawat isa. Ibigay niyo po yung pagmamahalan para po tayo magkaisa. Wala ho akong planong tumakbo sa eleksyon. Napakatagal pa po noon. Hindi ko rin po kailangan maging isang politiko para lang tumulong sa tao. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo, mas mayaman ako sa mga politicians niyo dito. Dahil nagsikap po ako at nagtiyaga. Sang-ayon po yun sa turo ng aking mga magulang. Hindi ko na po kailangan maging politicians para tumulong. Pwede po akong tumulong na kahit hindi po ako politicians. Yun lang po yun. Yun po yung isang rules ng isang anak ng Panginoon. Ang tumulong. Dahil mabibless po kayo. Why I'm blessed? Siguro laging pagising ko sa umaga ang inaalala ko kayo ay yung makatulong. Dahil alam ko na hindi ko madadala sa langit ang aking pera. At sigurado ako, sa langit ako pupunta. Hindi ko rin po madadala sa libingan. Dahil sa sobrang dami po ng pera ko, i-check nyo na lang. Okay. Third, the first issues is yung mga bank managers ng Rojas, especially. Alam ko po na pinoproteksyonan nyo ang trabaho nyo, especially yun po yung kumpanya na pinapasukan nyo. Bank managers, calling the attentions of all bank managers here in Rojas City.
Ano po ang naging kasalanan ko sa inyo para hindi nyo po ako bigyan ng transactions dito? Dahil lahat po ng dokumento at papel ko ay black and white at puro po legit. Kayo na po mismo ang nagbitaw ng salita pag nagwi-withdraw ang tao na huwag nyo pong i-invest sa akin dahil scammer po ako. So imbis na hindi alam ng kliyente nyo, hindi ako kilala, nakilala tuloy ako nang dahil sa promotions nyo. Dito naman sa bank manager sa may itong huli si BPI bank managers, sinabihan ko po siya na binibigyan kita ng 24 oras para magbigay ng public apology. Hindi mo po ginawa yun. Or else, pumunta ka sa akin sa loob ng 24 oras. Pero dumating po kayo ng 28 hours. Meron po akong isang salita. Pag sinabi kong 24 hours po yun. Dumating po kayo at pumunta po kayo, nakalagbook po kayo sa San Antonio. Hindi ko po kayo hinarap kasi 28 hours na po ang nakalipas at oras na po ng pahinga ko. Yung pagpunta mo po doon sa akin, it doesn't mean po nag-sorry na po kayo. Tinatanggap ko na ang sorry mo, Miss Bank Manager. From the other bank manager is, kilalanin nyo muna yung isang tao bago nyo husgahan. At yung kung meron mang papel na hinihingi kayo sa akin, I'm willing to comply the all documents that you need. Huwag nyo po akong sabihang scammer dahil kayo po ang totoong scammer. Saan nyo dinadala ang kwarta ng mga tao? Hindi po ako ang may-ari ng bangko dito. Mga amo nyo po na mga taga Manila ang pinapayaman nyo. Pwede ho ako magtayo ng sarili kong bangko dito sa Roas at magbigay ng tamang sapat na interes sa mga tao. At yun po yung ginagawa ko ngayon. Sa mga susunod na mga araw at meron pa akong marinig, hindi ko rin po kayo pakikinggan. Dahil wala po sa linyada ko ang mang-away, hindi po kasi ako pala-away. So gawin na lang po natin na kung meron po kayong kailangan, lumapit po kayo sa akin. Napakalapit ko pong, napakadali ko pong i-approach. Wala pong humingi ng tulong sa akin magmula Luzon hanggang Mindanao na tinanggihan ko po. Kung tutuusin, kayo na nataga-Rojas ang huli na nabigyan ko ng ayuda. Oras ng pandemya noong March, pag-lockdown nung gabi na yon, ang naisip ko agad ay tumulong sa tao. Kasi alam kong maraming magugutom, maraming mawawala ng trabaho. So ako yung meron, ako po yung mag-share. Hindi ako sanay mag-line kasi hindi naman maganda boses ko. Kumbaga, mahilig lang po tayong mag-post kung ano yung actual na nangyayari sa atin everyday. Pero kayong mga bank managers, ka-app managers, radio stations na local natin dito, huwag po sumama ang loob niyo sa akin. Dahil hindi rin po masama ang loob ko sa inyo. Gawin nyo na lang akong kaibigan dahil ituturing ko kayong matalik na kaibigan. Sana sa mga oras na to ay kung hindi man, hindi ko naman tatanggalin tong post na to para at least marinig ng mga kinauukulan na sila yung pinopoint ko at this time. So, wag na nating daanin sa korte. Kung sa korte lang, meron tayo dyan. May panlaban tayo dyan. Dahil una-una sa lahat, hindi naman ako maglalabas ng isang statement na alam kong ikakalaglag ko.
or alam kong ikakasira to. Hindi ko po ilalaban ang sarili ko sa alam ko pong hindi po tama. Kayo naman po, kung gumagawa po kayo ng kwento, siguraduhin niyo po sana na maganda na lang. Ayan, maraming heart tayo from Manila. Ayan. So, medyo nagtagalog natin para mas maintindihan po ng lahat. Maraming salamat sa gabing ito. Ay sana marami tayong natutunan at magmahalan po tayong lahat. Dahil hindi rin po ako hihinto kung ano po yung merong karapatan na meron ako. Especially, I'm local. Hindi po ako estranghero dito sa Rojas. Taga dito po ako. Kung meron man po ang hindi taga Rojas, baka itanong natin sa kanila. Baka sila ang hindi taga Rojas. Itanong mo kung sino ang mga CEO nila. Sila yung naghahanap buhay dito sa atin sa Rojas City. Sila po ang nag-aangkat at kumukuha ng pera nila. Kinukuha nila yung pera natin. Kumbaga, yung mga CEO nila is from Cebu, from Iloilo. So it's time to back in Rojas because my heart is from Rojas City. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa akin at walang tigil pong sumusuporta. Maraming salamat, nag-PPM po sa akin ang mga artista natin, ang mga friends. So, alam kasi nila yung mas nauna ko po silang natulungan sa Manila kaysa sa dito sa Rojas. But it's time na continue to our share our blessings and hopefully na maging magkaibigan po tayo nila. So, hanggang dito na lang po sa ngayong gabi. So, sana malinaw na po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat.